Good day, mga McLisse at Lx2. Recently, we shared to you ang aming source of happiness na si Baby Felize. At ngayon naman, sana samahan nyo kami, ang Our Little Family, na mabigyan kayo idea kung anong bonding namin buong araw. Dito lang sa Round the Clock! Pagkagising na pagkagising namin. Ano oras nagigising? Usually, nagigising tayo mga 7 a.m. Kasi si Felize, gising na. Maaga siya magising. Minsan, gising na siya, pero titingnan lang niya kami. So, pag gising namin, pagharap namin sa kanya, nakatingin na siya sa amin. Yung pinaka-favorite part ko kasi ang happy. Naging nakasmile yung batang yun. So after that, papadedeen kasi gutom na siya by that time. Kahit yung morning lang po, yung pagkagising, kami parang hindi pa kami makangiti masyado dahil nga kakagising. Pero siya, ngiti siya sa amin agad. So parang kami, kaya parang kami din, napapasmile niya. Ngayon, dal-dal na niya. Yung mga pagsabi niya ng papa, paulit-ulit, papa yung first word niya. Ay, marayo. Hindi naman. Nakakatuwa din kasi marinig yung boses. Pag-gising, yun muna, wash face, clean up, bago mag-noon, yun ang shower time na. Sometimes din po sa morning, kapag may time, nakakapag-workout din ako. So yun ang nagiging ritual ko for myself. Pagbaba namin, siguro around 8 or 9 a.m., playtime muna. Playtime, konting playtime with Felize. And then, papasok na kami dun sa, ano niya, sa fence. Play fence niya. Coffee muna. And then, kami ni Felize, maglalaro kami ng konti. So, mga 10 a.m. breakfast. Breakfast na. Maganda ngayon kasi hindi na kami lang yung magbe-breakfast. May kasama na kami yung bulingkit. Sobrang kulit ngayon ng bata kasi siya yung nasa stage ngayon na lahat gusto niya kunin. Nakaupo siya sa high chair niya. And then, sabay din siyang kumain, nagsusolids na kasi siya. Oo. So, pinaka-favorite niya, saging. Pinaka-favorite niya, banana. So, usually, kinakain namin for brunch. Ako, yun. Favorite? Ano naman. Tocino. Tocino, alam naman ng lahat. Oo, oh, alam tocino. Pero si Elisse, corned beef. Favorite wagyu, ko. Wagyu po ah. Mas mahal po yun ah. Nila po. Pero masarap lang siya. Masarap yung wagyu corned beef. Pero corned beef din favorite breakfast lunch food ko. May sibuyas. Si Baby Felize po, before noon, kailangan napaliguan na siya. Lagi siyang naiiyak sa ligo. Pero pag swimming time naman, yun, extra, pag may extra time sa hapon, nakakapag-swimming siya. Enjoy naman po niya. Pero yung bath time, parang iyak siya na iyak. Enjoy niya yung swimming pool. Pag maaga yung breakfast namin, magla-lunch kami and sometimes nanangalikot din ako sa kitchen. Yung mga kasama namin sa bahay, sila usually nagpe-prepare ng lunch. And then sometimes, tatry kong magluto, mag-experiment ng food. Lalo na alam ko, shrimp favorite ni McCoy. So, first time ko din, nag-try recently na magluto ng shrimp after lunch. Mga 1 p.m. Kanya-kanya na kami. Isang school? Sometimes I have school, sometimes si McCoy naman. Mag-ready na for outfit for gym. Mag-ready na outfit for gym na naka-schedule dapat sa hapon. Pero sometimes ang ending, outfit lang siya. Hindi natuloy. 2 p.m. pupunta na ako sa sala at tignan ko si Baby. Eh nakikita ko tulog, tapos meron siyang YouTube na Mozart. Pagbatulog. So yung upo ang ganyan. Minsan, makakatulog ka din. So yung workout niya, nakapang gym siya. Pero tulog. 2 to 4 p.m. dun ako nakababad sa online, sa phone. Inquiries sa business namin. Yung jewelry business namin na where dot Felicia says. Then also, kapag may kailangan i-shoot sa bahay, tayo na lang din yung mag-film ng mga content na kailangan i-post. So yun, yung hapon na yun for postings and other work-related. Minsan yun, kailangan na rin ng mga lightings. Kaya minsan inaral ko na din. Sa okay, framing, sa camera, siya yun. Igisingin niya ako mga 3. Okay, oy, setup siya naman. Siyempre ako. Hindi, okay lang. Okay lang yun. Yun naman din gusto ko din. Kasi yung nga, dream ko din mag-direct. 4 to 5 p.m.
workout. Tatakbo na ako. Para, you know, stay healthy. Ako, by that time, mga 5 PM naman, tapos na ako sa mga work ko. Work stuff. And then after workout, dinner, kain din, di ba? Napag-usapan namin yun ni McCoy na ayoko namang mawala din yung usual ko ding nagagawa before we had Felice. So, as much as possible, pag walang work at home, nagkakaroon ako ng time sa hapon na to reach out to my friends. I think importante kasi lalo na sa mga moms and parents na bigyan nyo ng time also for yourself to be with other people. Doon ko naririnig yung ibang experiences, hindi lang kung ano yung nangyayari sa amin sa bahay. Kung pregnant po ako kay Felice, since nasa Amerika nga ako, magkalayo kami ni McCoy. Pero, yung support na binigay naman niya is nandyan siya for us. Siyempre, bilang first time dad din, nakita ko sa kanya na he was working hard para pag-uwi namin dito, komportable kami. Doble kayo talaga po. Yung dami ko naisip kasi para sa future ng anak ko tsaka partner ko. Masaya. Medyo mahirap kasi nga lalo ngayon pandemya. Pero sabi ko nga, ikaw na bahala. Papa Jesus, ikaw na bahala God. Ang dami naging masaya lalo nung lumabas si Felice. Yung time sa family namin, mas dito na naka-focus. Priority namin, syempre, si baby. So, 6 PM nga. Dinner. Minsan kasi tumatagal kami sa kapagkainan kasi doon kami nagkwentuhan. Mm-hmm. Kami nag-discuss kung plan namin. The next day. For tomorrow, yun. Tsaka pati yung kasama po namin sa bahay, doon na din namin nakakakwentuhan. After nun, mahabang dinner time yun. Yun nga, makakatulog na din si Felice ng 8 PM. Papatulugin na si Felice. Depende kung sino yung available that time sa aming dalawa. Yun yung magpapatulog kay Felice. 8 to 9 PM talagang tulog niya. As much as possible, we try to put her to bed ng 8 PM. Kasi nga, kailangan na din niya ng sleep. Sa akin kasi, nag-live ako ng gaming ko. Gusto ko rin ma-enhance yung para din ako mag-communicate sa tao. Mga 8 to 9 p.m. no? Nag-play na ako with my friends. With my pogi friends. Pagka may work series, kami dalawa lang ni baby, pag over-packet si baby. Meron kasi kami isang tonito sa gitna. Kumain namin. Kasi nag-like kami ng kanin. Dahil na kami isang tonito. Sabi kong tumukha mo. Tapos yun. Tuturuan ko siya mag-sign the cross. Pagtulog na si Felice, naka-ano na siya, nakikita naman namin sa baby monitor, okay na siya, deep sleep na siya. Yun, pwede na kaming mag-me time or us time. Sometimes, yun, time ni McCoy to play. Ako naman time to relax lang din, do what I want. So sometimes nga, us time, bonding kami, movie night. Oh, pinaka-favorite namin yung movie talaga. Night. Kahit lagi siyang natutulog. Hindi namin natatapos yung movie. Tapos na series. Walang niyo po yung loop na series. Hanggang ngayon, di pa po namin natapos. Natay ko po siya, pero yun ako yun naman. Parang ang nangyayari sa akin, hindi ako mahilig pag nap time throughout the day. Pero pagdating sa gabi, parang pag movie time na namin, yun yung pampatulog ko. And then throughout the night naman, yun, si McCoy ang in charge sa pag in between feeding kay Felice. Ang haba ng aming araw and gabi. Ngayon na parents na kami. Pero very meaningful naman. Fulfilling kapag natapos mo yung isang araw. Yeah, it's fulfilling. Gusto ko lang pong mag-thank you sa lahat ng naging masaya para sa amin. Malaking bagay po yun bilang we're starting a new chapter in our lives. So, thank you everybody for welcoming our baby. Isla, showing na sa Netflix. And Will You Marry, showing on December 23. Sana po abangan nyo yan. At where.felicia sa Instagram. Sana po ma-follow nyo. And syempre, ngayong Pasko, kung kailangan nyo maghanap ng special gift for your loved ones, meron po kami yan. So, sana follow nyo and see if you like it. Yan na guys, anong daily routine namin ni Elisse with baby Felice. Yan. Sana nag-enjoy po kayo.
Maraming salamat Lx2 Entertainment for giving us a chance na ma-share namin ito sa mga McLisse at sa mga ka-Lx2 natin. Again, this is Elisse Joson. At ako naman po si McCoy. Thank you for watching. Round the clock with McLisse!